Good morning, everyone. So, ito na nga at nag-file ako ng leave for today kasi gusto kong magpaayos ng buhok. And syempre, nag-file din ng leave yung partner ko kasi gusto niya akong samahan sa mga pupuntahan ko today. And yun nga, ayaw niya akong mag-isang bumiyahe. Sweet, diba? So, ayan. First, bago ko gawin muna yung mga plans ko, siningit niya muna yung pagpapa-change oil kasi kailangan na. So, ayan, si Ate Ems, which is yung laging nag-a-assist sa kanya kapag nandito siya at magpapaayos siya sa shed. So, nagtataka ako bakit ang haba ng kwentuhan nila at parang may problema. So, ayan. At napainig pa si Kuya mo dyan. Ayan. So, ang problem pala is wala siyang maparkan kasi merong isa dyan na nagpark na hindi dapat kasi hindi naman daw magpapaservice. So, ayan, pinaalis nila Ate Ems and yan, kami na yung nakapark. Kasi next pa kami. So, ayan. Habang maghihintay, syempre dito muna ako. Ayan, super assist, diba? Waiting muna dito. Dito ako guys kasi ayoko sa labas. Dito kasi aircon. So, mas better maghintay dito. And sobrang init sa labas. And while waiting, dala kami nakaramdam ng gutom. So, ang problema, walang malapit na kainan dyan sa shell. So, kailangan mo tumawid dun. Kasi, oops! Nadapa pa. So, yun na nga. Meron kasi dito masarap na kainan, promise guys, talagang dinadayo, o diba ang layo, o ayan, ganyan kalayo yung lalakarin namin. So, ito na nga, yung kainan dito na malapit, actually malayo pala, sorry, yung kainan dito na malayo, promise, super worth it talaga. Yan, ganyan lang siya, yung business niya nasa loob lang ng bahay. Yan, ganyan lang, as in, para lang siyang karinderya. Pero guys, promise, dinadayo sila. Ang daming customer dito lagi tuwing pumupunta kami. Ilang barbecue pa? Ikaw, apat mo na. Magkano kanin? 10 po. Talat ang ito. May isaw. Ilan? So, ayan na nga. O, diba? Ang daming rice. Pero guys, 10 pesos lang yan. Parang dyan ka nalang makakakita ng kanin na worth 10 pesos. And yung suka nila, promise, sobrang sarap talaga. Tinanong namin kung ano yung halo niyan. May honey bee daw. So, yan siguro yung matamis na, yung nagpapatamis dyan sa suka nila. So, ayan na yung barbecue. Ayan, Lermas Barbecue. So, ito, yung business nito ay kay, yung name nito ay Lermas Barbecue. So, yan, sobrang sarap talaga, promise. Mapapa second rice ka talaga. O, diba? Ayan. O, ang dami-dami. Grabe. At dahil dyan, mapapa thumbs up si kuya mo sa sarap. And ayan, tapos na siya magpa-change oil and tapos na rin kami kumain. So, yung kailangan ko namang gawin, yung pupuntahan namin. So, ayan. At dahil mahaba-habang biyahe pa to, magkwentuhan muna tayo. And ang nangyari kasi, ako lang dapat ang mag-VL today kasi nga gusto ko lang naman talaga is magpaayos ng hair. Pero syempre, itong partner ko, hindi kasi siya panatag kapag ako lang yung babiyahe. Kapag ako lang yung aalis, tapos magko-commute ako. Mas gusto niya kasi yung siya mismo yung maghahatid sa akin sa pupuntahan ko. Lalo diba may pandemic pa ngayon, hindi pa naman totally safe talaga. So yan. So, sinamahan niya ako, nag-file din siya ng leave. And, diba, ang sweet.
So, ayan na guys, malapit na ako sa salon na pupuntahan ko. And ayan na siya. Okay, ayan. Okay, yung name ng salon is Hair Studio. Actually, dyan ako lagi talaga nagpapaayos ng hair dito sa Marikina. Ayan. So, ayan na. From black hair. Ayan, o diba? Sobrang talagang dry na yan ng hair ko. And, ano na yan? As in, new hair na. Bumaba na yung may color ko dati. Kasi dahil sa pandemic, ang tagal kong hindi nakapag, ano, paayos. So, ang ginagawa ko lang, trim-trim hanggang sa naubos na lang yung colored hair ko. So, lahat yan is new hair na. Pero I don't know, dahil sa shampoo ata, kaya super dry ng hair ko. Ayan. So, guys, sobrang haba nito. Alam naman natin pag rebound. So, ayan lang siya sa gilid. Nagaantay lang while playing Axie. Pampalipas oras niya. Ayan. So, pag nagpapareband talaga tayo, kailangan talaga ng mahabang pasensya dahil sobrang tagal. And ayan na nga, speaking of pasensya, nawala na siya ng pasensya at nakatulog na siya. Ang tagal niyang nakatulog dyan, promise. So, sobrang antagal ko rin ng mga kasing ayusan. Ayan. Ayan na. O, diba? From wavy hair to flat. Ayan si ate. Sobrang daldal ni ate dyan. Ang dami niya nang nakwento about sa buhay niya sa akin. Which is good kasi hindi ako inanto. And ayan na. Tapos na after 6 hours ng pag-aantay. So, 'di ba? Ang saya-saya ko kasi tapos na. Ayan. So, in fairness naman, nagustuhan ko naman siya kasi hindi ganun ka-light yung color ng hair ko. And gusto ko lang kasi talaga mawala yung pag yung black kasi ang lungkot kapag black hair. And then yan at straight na. Perfect. Ay, no, sobrang pintabo. Parang brunette. Perfect. O, diba? Puro perfect narinig nyo. Amaze na amaze na naman yung partner ko. And, ayan, dinner na and bigla kami nagutom. So, again, dito kami ulit laging kumakain kapag gusto namin ng mga silog-silog or pares. Yan. O, diba? Pares ang in-order ko and then sa kanya naman is tapsilog. And then, pumunta kami dito sa Ayala kasi nga, mayroon akong mga tayo-tayong buhok. Siyempre, pag straight na, naglalabasa na yung mga baby hair. So, ayan. Ito yung sinadjust sa akin na ilagay ko dun sa salon. Sila yung nagsabi nitong brand sa akin. And, good thing at meron dito sa Ayala. Kasi akala namin sa Hortaleza lang siya makikita. And ayun, nag-iisa na lang siya. Kaya super swerte ko talaga that day. O, diba? Yay! Bye, guys!